Okay, good day guys. Jerome again of Lakbay Diwa TV. So, panibagong episode tayo ngayon. And ngayon, usapang gulong naman tayo. So, let's talk about which would you choose? A mud-terrain or all-terrain na gulong for off-roading. Then, we'll discuss which is best, their pros and cons and advantages when it comes to different terrains. So, stay tuned. Okay, but before anything else, bukas muna tayo ng isang malamig na beer. Okay, so sa mga bago sa channel ko, okay, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga next episodes ko. So if you like 4x4, off-roading, okay, so upgrading your rig. So, ito yung mga content na meron ako para sa mga new viewers ko. Okay, so cheers mga boss. So, pag-uusapan natin ngayon yung isang most debatable na issue lagi sa off-roading. So, ano ba ang mas magandang gamitin? Okay, mud tire ba? Or yung all-terrain na choice? So, pag-usapan natin siya ngayon ng pros and cons and konting details on different terrains. So, stay tuned and let's get into it. So, bago natin siya i-discuss, okay, tanungin muna natin yung mga sarili natin, okay, before even buying an off-road tire, kung gano'n ba talaga tayo kadalas mag-off-road. So, yun yung unang tanong, okay? Okay, tapos, pag na-decide nyo kung ilang beses kayo mag-off-road every year, so, decide nyo rin kung saan ba talaga yung pupuntahan nyo, okay? So, what type of terrain and kung anong type of off-roading yung gagawin nyo. So, kung mag-overland ba kayo, mag-rock crawling, puro sand, puro beach pupuntahan nyo, sa lahar. So, yung mga yon, may tanongin nyo rin sa sarili nyo yun bago kayo bumuli ng gulong. So, tatry natin sagutin din yan later. Okay, tapos, i-consider nyo rin kung gagawin yung daily driver yung sasakyan nyo plus off-roading or kung purely dedicated rail rig siya. So, mag-iiba rin yung decision natin pag ganun. So, yun yung tatlong tanong na sasagutin natin later after this episode. So, stay tuned lang ha. Okay, so ngayon pag-uusapan natin yung pros and cons, advantages, disadvantages ng mud terrain versus the all-terrain tire. Okay, so unang category pag-uusapan natin yung road noise. Okay, so definitely mas malala or mas pangit yung mud tire when it comes to road noise kasi mas maingay siya compared sa all-terrain. Although yung all-terrain hindi naman niya ma-match yung pagkatahimik ng highway terrain, pero mas maingay talaga yung mud tire kumpara sa all terrain. And then next category yung fuel consumption. So definitely yung mud tire, okay, higher yung rolling resistance niya, higher yung friction niya dahil mas mataas yung traction niya. So definitely mas mataas yung fuel consumption niya. So talo yung mud tire dito, definitely kuha ng puntos ng all terrain to. Okay, next category naman, yung mileage or kung gaano kalayo yung mararating ng gulong nyo nang hindi siya mapuputpod or masisira. So, definitely, kung ginagamit nyo sa road, so, mas tatagal ang buhay ng all-terrain tire. Okay, kasi lesser yung friction niya, lesser yung traction when it comes to different terrain. So, mas tatagal yung buhay niya compared sa mud tire. So, panalo yung all-terrain dito. Then, syempre, pag-usapan natin yung isang category, yung traction when it comes to off-roading. Definitely, panalo dyan yung mud tire, okay? So, pinakamagandang traction ang ibibigay niya sa'yo as compared sa all-terrain. Na maganda rin naman yung traction, pero mas superior pa rin yung traction ng mud terrain. So, panalo yung mud terrain dito. Next category yung durability. Okay, so when it comes to off-roading, mas gusto natin syempre yung more durable and mas thicker yung rubber compound. So, when it comes to puncture resistance, okay, syempre panalo dito yung mud tire kasi mas makapal yung rubber compound niya, mas aggressive yung sidewall niya, and dahil nga mas makapal siya, so lesser yung chance niya na mabutas or ma-flat when it comes to off-roading. Although maganda rin naman yung rubber compound ng all-terrain compared to the highway terrain, pero definitely syempre kaya nga mud tire yung tawag sa mud terrain na to. Okay, so mas maganda talaga yung rubber compound niya compared sa all-terrain. So panalo yung mud terrain sa category na to. Okay, so yung next naman natin pag-uusapan yung kung gaano sila nagpe-perform on different terrains. Okay,
simulan natin sa road. Okay, so kailangan nating malaman to, especially kung magda-daily driver yung rig nyo. So definitely, i-consider natin kung ano yung performance ng mud-terr or all-terrain sa road. So yung all-terrain, syempre maganda yung performance niya sa road. Okay, lesser yung road noise niya. Pero surprisingly, yung mud-terrain maganda rin siya sa road. Okay, pero nasa as good as the all-terrains. Pero maganda yung mud-terr din sa road. Basta yung type of mud-terrain na ginagamit nyo, yung radial type. Okay, hindi yung extreme type. Kasi yung mga extreme type, okay, yun yung mga sobrang aggressive na mud-terr. Okay, maingay yun sa road. Okay, definitely talagang pinakamalala sila when it comes to road noise. Tapos, another terrain. So, kung gravel naman or yung mga unpaved roads yung pupuntahan nyo, so, definitely, tingin ko pareho, pantay lang sila. Equal sila dito yung all-terrain tsaka yung mud-terrain. Tapos, pagdating naman sa ibang terrain, yung sand. Okay, for example, yung mga sand dunes, sa beach, o yung mga Lahar Trail. Okay, so definitely, mas excellent yung performance ng all-terrain. Okay, pero maganda rin naman, nasa good pa rin naman yung performance ng mud-terrain when it comes to this terrain. Pero mas maganda yung performance ng all-terrain when it comes to sand driving. Next terrain, mud, putik, basang putik. So definitely, yung mud tire yung panalo dito. Okay, sa pangalan pa lang, mud tire, mud terrain. Okay, so sa pangputik talaga sila. Kasi yung mud tire, mas malaki yung tread blocks nila, mas maluluwag yung gap. Okay, tapos meron sila nung self-cleaning mechanism, yung sidewalls nila at yung gilid nila. Okay, so pag nagkaroon ng putik yung gulong na yan, lalo na yung mga extreme na mud tires, okay, kaya nilang i-self-clean or itapon, tanggalin yung putik na pumasok dun sa tread blocks nila. Well, in comparison sa all-terrain na tire, okay, so mas malalapit kasi yung tread blocks nila, so may chance o mas mabilis silang bumibilog or yung nagiging racing slick yung gulong nila. So nawawala yung traction kapag ganun, and mas mabilis kang mabalahaw kapag ganun. Okay, halos pangit yung performance ng all-terrains pagdating sa gantong sitwasyon. Okay, hindi niya mamimit or never niya maabot yung kayang performance ng mud tire when it comes to this. So definitely, excellent dito yung mud tire. Not so good pagdating sa all-terrains. Pagtapos naman, pagdating nyo sa rock crawling or yung mabato na terrain. Okay, so definitely, ano pa rin tayo dito? Mud tire, panalo pa rin yung mud tire dito. Kasi yung mud tire, aggressive yung tread blocks niya, malalaki yung side biters niya. Okay, so mas maganda yung magiging grip niya sa pagkapit sa mga bato na yan. As compared sa medyo kalbo na itsura ng all-terrain, so may chance na mag-slip or dumulas yung tread blocks niya pagdating sa gantong terrain. So definitely, mud tire ang panalo dito. Okay, so balikan natin yung mga naunang tanong na nabanggit ko kanina. So first question would be, how often do you go off-road? Okay, so kung yung type of off-roading nyo madalas, halimbawa once a week or twice a month or once a month, para sa akin frequent pa rin yan eh. Okay, so pumunta kayo dun sa mas aggressive na tire, which is the mud tire. So definitely, mas malaki yung magiging benefit niya sa inyo kasi ibibigay niya yung better traction, okay, better puncture resistance. Lahat ng kailangan nyo sa off-roading, okay, mabibigay ng mud tire. Plus, magiging maganda rin naman yung performance sa road. Medyo mas maingay lang siya ng konti, pero hindi mapapatay ng all-terrain tire yung performance ng mud tire when it comes to off-roading. So, kung madalas kayo nag-off-road, definitely, go for the mud tire. Okay? Pero, kung halimbawa, once every 3 months, once every 6 months, or once a year lang kayo nag-off-road, and then daily driver pa yung rig nyo, so consider nyo na kunin yung all-terrain tire. Kasi yung all-terrain tire, okay, mas maganda yung performance sa road, mas longer yung mileage niya, okay, hindi siya agad mapuputpod, lalo na kung puro road yung dinadaanan niya ng madalas. Okay, tapos lesser yung road noise niya, na may konting performance siya sa off-road. Lalo na kung light trails lang naman yung pinupuntahan nyo, then definitely go for the all-terrain tires. Tapos yung next question, kung anong terrain ang pinupuntahan nyo. So kung light trail lang naman madalas ang pinupuntahan nyo, mga beach, mga gravel road, tapos madalas yung camping nyo, dadaan muna kayo sa road, so mag-all-terrain na lang muna kayo kapag ganun, okay? Tapos kapag yung terrain pinuntahan nyo na talaga, yung mga medyo extreme na, okay, yung mga tough tracks, so puro putik na, puro bato, okay, malalalim na river crossing,
then you will need a better tire pag ganun. Kailangan nyo na ng better traction, better durability, puncture resistance. So, magma-mud tire kayo kapag ganun na yung naging type of terrain nyo. And then, final question. So, yung type of off-roading na gagawin nyo. So, kung mostly overlanding kayo, syempre kapag overlanding and camping kasi yung ginagawa nyo, okay, so madalas din kayong dumadaan sa road, okay, para mapuntahan nyo yung mga destination na gusto nyo. So, pag ganito, I suggest, pwede kayong mag-all-terrain. Okay, yung all-terrains kasi meron ding different subtypes yan eh. Merong mga aggressive na all-terrains na halos parang mud tire na siya. And merong mga all-terrain na parang highway terrain siya. So, ang daming variants. Pero in general, pwede siyang pang-overlanding. Pero maganda rin pang-overlanding yung mud tire, especially kung yung radial type yung pipiliin nyo. Kasi yung extreme type, sobrang ingay talaga nun, na talagang pang-weekend warrior, yung warrior lang siya para sa akin. Okay, so definitely kung mag-overlanding kayo, it's either mag-all-terrain kayo na medyo aggressive or mud tire na radial. Tapos kung purely tough tracks yung pupuntahan nyo, yung mga puro rock crawling, deep ruts, muds, river crossing, tapos mga malalalim na talaga at sobrang technical na nung mga pinupuntahan nyo, okay, ito na yung pipiliin nyo talaga yung extreme mud tire na. Okay, so ito na yung mga hindi nyo naman siguro gagawing daily driver yung rig nyo. Ito na yung mga talagang mga weekend warrior na sobrang laki ng gulong, okay, sobrang taas ng suspension. Okay, so mostly weekend at puro mga technical trails na yung pinupuntahan. So I suggest, ito, kailangan nyo na talaga lahat dito, naka-mud tire na kayo. At least yung radial, and then mas suggestive na gamitin nyo yung extreme. Okay, so mga example nyan, yung mga CST Land Dragon, yung Cymex, yung mga Maxxis Trepador, yung mga yan, talagang pang rock crawling yung mga yan. And then yung, ano, yung Mickey Thompson sa mga Baja Klo, yan yung mga talagang 40s, 38s, nakalagay sa mga live axle na mga rig. So yan yung mga talagang pang basagan talaga. Okay, so that's it for this episode. Silang tayo dito ngayon. Sobrang init na sa Pilipinas ngayon. Okay, summer vibes na. Okay, pero syempre, naka-quarantine, extended quarantine pa rin tayo. So stay at home lang. Ako, lumilibot lang ako dito malapit sa amin. So paikot-ikot sa mga empty lots. And okay, that's it. Okay, so if you like this video, hit that like button, okay? So kung meron kayong mga comments, suggestions, kung nag-disagree kayo dun sa mga binanggit ko, okay, you can write it down on the comment section down below, okay? Okay, Jerome again of Lakbay Diwa TV, telling you to go out there, go outside, and make an adventure. Until the next episode, stay tuned. Goodbye!